Dalawang Pinoy seafarer patay sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa barkong naglalayag malapit sa Yemen. May dalawa pang lubhang nasaktan. 37 taong gulang na lalaki nagpanggap umanong estudyante para makuha ang loob ng biktimang menor de edad. At saka nagbantang ipapakalat ang mga pribado nitong larawan. Pangulong Bongbong Marcos dumiretso sa ospital pag-uwi galing Australia para dalawin si dating First Lady Imelda Marcos na may sakit. Kasunod ng pagtutol ni Senador Robin Padilla sa pagpapaaresto ng Komite ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy, tatlo pang senador pumirma para bawiin ang motion. DepEd, pinabulaanan ng mga kumakalat na post online tungkol sa pabaon sa mga elementary student. Wala rin daw dapat binabayaran ang mga estudyante sa catch-up Fridays. Noon time show na tahan ng pinakamasaya. Opisyal ng namaalam sa ere. Kapuso primetime queen at certified lola's girl Marian Rivera, ikinuwento ang naging buhay sa poder ng kanyang lola Iska na magdiriwang ng 95th birthday. May update din sa pagbabalik prime time. Live mula sa GMA Network Center, ito ang oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang Pilipino ang kasama sa tatlong patay sa missile attack ng mga rebeldeng Houthi sa mga barkong dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Tatlong iba pa nating kababayan ang malubha namang sugatan sa pag-atake. Kabilang sila sa 13 Pilipinong crew ng barkong nasunog sa karahasan. Ang aksyon ng Migrant Workers Department sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ilang buwan nang naglulunsad ng mga pag-atake sa mga barkong dumadaan sa Red Sea at Gulf of Aden ang mga rebelding Houthi ng Yemen. Pero sa unang pagkakataon, may namatay sa pag-ataking ito. Tatlong seafarers, dalawa sa kanila Pilipino. Kinumpirma ito ng Department of Migrant Workers o DMW na nagpahayag ng labis na kalungkutan sa pagkamatay ng dalawang Pinoy na hindi nito pinangalanan. Kinumpirma rin ito ng Department of Foreign Affairs. Bukod daw sa mga namatay, may tatlo ring Pilipino na malubhang nasugatan sa missile attack na nagdulot ng sunog sa barkong may pangalang True Confidence. Dinala na sila sa ospital sa bansang Djibouti. Ayon sa DMW, bibigyan nila ng suporta ang pamilya ng mga Pinoy seafarers. Nakikipag-ugnayan na din sila sa manning agency at sa may-ari ng barkong True Confidence na sinasakyan ng mga ito. Magpapadala naman daw ng team sa Djibouti ang Philippine Embassy sa Cairo, Egypt para tulungan ang mga Pinoy pati na sa travel documents na kakailanganin nila. Sa isang televised statement, inako ng Houthi military spokesperson ang pag-atake. Mga aktibong miyembro ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang kabuuang 13 Pinoy crew ng barko. Kaya pinuntahan na raw ng OWA ang mga pamilya ng nasawi at nasaktan para tiyakin ang tulong ng gobyerno. Para doon sa mga sumakabilang buhay na OFW, for assistance alone, around 220,000 na kagad ito for them and yung kanilang anak sa aming maitutulong sa educational support from now until they graduate. And karagdagan pang amount of 15,000 if they, you know, kung meron silang gustong itayo na konting pagkakakitaan. Matatandaang naglunsad ng pag-atake ang Houthi rebels sa mga commercial ship na pagmamayari ng Amerika, United Kingdom at Israel bilang pakikisimpatya raw sa Gaza kung saan may bakbakan ng Israel at Hamas. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng init at siksikan, nahilo at nahimatay ang ilang dumagsa sa bigaya ng ayuda sa Abra. Ang sabi naman ng PAGASA, humihina na ang El Niño pero ramdam pa rin ang epekto nito. Posibleng sundan naman daw yan ng El Niña o ng La Niña. Yan ang tinutukan ni Oscar Roida.
Magsama, nagtiis, alinsangan at pila para makakuha ng ayuda sa Abra Sports Complex. Pero maya-maya pa. Naglabasan ang mga tao. May mga nahilo na pala at nahimatay. Na agad nirespondihan ng mga medik. Pahirapan daw talaga ang pagkontrol sa libu-libong benepisaryo kahit 700 pulis, sundalo at marshal ang nagbantay. Ano na lang ang tibigan, tapos na ulaw, sobrang apudot, nagdidil na ronda, kaya medyo hantay yung nasurot ng ostungaling niya. Sobrang init kaya sunod-sunod ang mga tauhan ng MMDA na inabutan kong nagpapakuha ng blood pressure sa mga nag-iikot na health personnel ng MMDA. Ang traffic enforcer na si Jennifer nangangamba raw. May time na nahihilo kapag sobrang init na siya talaga. Kasi kahit bata, pwedeng ma-heat stroke eh. Mas madalas na rin ang pamamahagi ng tubig ng MMDA sa kanilang mga enforcer. Part po niyan is to make sure na yung mga field personnel namin, yung mga traffic enforcers na naka-deploy sa kalsada during this summer, nasa magandang kondisyon at magandang kalagayan. Hiwalay pa yan sa mga dati ng epekto ng init tulad ng kulang na patubig na ikinatuyo na rin ng mga tanim na sili sa Marcos, Ilocos Norte. At dahilan ng di magandang kalidad ng mga aning mais sa Dingras, Ilocos Norte. Kung tutuusin, humihina na raw ang El Nino ayon sa PAGASA. Pero ang impact nito, mararamdaman pa sa mga susunod na buwan. Matindi rin daw ang heat index sa ilang lugar sa Western Visayas. 42 degrees Celsius could still reach about 43 sa Rojas and then 42 sa Iloilo and Dumangas. Pagdating ng April and May, mas mataas pa talaga ang heat index. Hindi pa man humuhupa ang El Nino. Naglunsad na ang PAGASA ng La Nina Watch dahil posible raw na yan ang sunod na mararanasan. Yung pong probability na 55% probability or more that La Nina might possible na ma-develop in the next 6 months. Pero habang wala pa, posible raw madalang pa rin ang ulan kaya kailangan pa rin masinop ang lahat sa paggamit ng tubig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa mga umasa sa online post na may pabaong ayuda ang DepEd para sa mga estudyante sa elementarya, peke po yan. May paglilinaw din ang kagawaran kaugnay ng mga naniningil sa Catch-up Friday at sa pagpapalipat ng teaching assignment. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Dahil may 4 pinapabaunan sa eskwela, laking tuwa nung unay ni Lolo Adalberto nang mabasa ang online post na may pabaong ibibigay sa public elementary students. Pero nung malamang peke ito, pick lang pala. Na masakit din naman sa kaluluwan namin. Huwag maniwala sa ganitong mga post. Wala pong ganitong programa ang DepEd. Lahat po ng programa natin ay nilalagay natin sa ating Facebook page. Hindi rin maiwasang mainis ng iba pang magulang sa fake news. Dapat din na sila nagpo-post ang ganyan. Paasa. Sa hirap ng buhay, kaya doon din umaasa yung ibang nanay. Ihinagulat pa nila ang mga post na may libreng pa-tuition pa ang DepEd. Gayong libre naman mag-aral sa mga pampublikong paaralan. Ang kinakatakot po kasi natin dito ay bigla silang maingganyo na mag-click at hingan sila ng mga information, no? Mga personal details nila, ibigay nila. Nilinaw din ng DepEd na walang dapat binabayaran sa Catch-up Friday. Kasunod kasi ng investigasyon sa isang eskwelahan sa Caloocan na nagre-require umano sa mga estudyante na bumili ng mga worksheet. 6 na iba pang paaralan sa Metro Manila ang isinangkot din sa parehong sumbong. Bawal po yan. And although we do see the need to get feedback to improve Catch-up Fridays, hindi po nangangalugan na justified, no, yung pagsisingil sa ating mga learners. Tukoy na rin ng DepEd ang ilang sangkot naman sa bayaran di umano sa Palawan para mailipat ang assignment ng mga guro. Sila po yung nang ipit or humingi ng ganitong fee, so or facilitation fee kung masasabi natin ganun nga.
I hate to ask this, attorney, but are there people from the DepEd? Ang allegation po, yes, within the division office po. Wala raw bayad ang pagpapalipat ng tuturuang paaralan. May mga proseso lang daw na dapat daanan at may mga factor na kailangan ikonsidera gaya ng specialization ng guro. Ang tinitingnan lang po talaga natin is kung ano talaga yung reason, bakit gusto malipat ng teacher. At dun sa lilipatan, syempre, we also need to coordinate with the school head kung nangangailangan ba talaga. Tinututukan na raw ng DepEd ang nasabing insidente. Gustong malaman ng kagawaran kung gaano kalawak ang nasabing gawain. Baka raw kasi hindi lang ito sa Palawan nangyayari. Sino-sino ang mga responsible dito, kung sino-sino ang gumagawa ng scheme na to. That's why we are encouraging lahat ng mga teachers or kahit the public na may kaalaman, personal knowledge. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 Oras. Nakabalik na mula sa Australia si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa ASEAN-Australia Summit at dumiretso siya sa ospital para dalawin ang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Dumiretso ang convoy ng Pangulo sa St. Luke's Medical Center, BGC. Maigpit ang seguridad sa ospital nang dumating ang convoy ng Pangulo pasado hating gabi. Umalis din sila agad matapos ang ilang minuto. Dinala ang dating First Lady sa ospital noong Martes dahil sa slight pneumonia at lagnat. Sa isang post sa X, sinabi ng Pangulo na bumuti na ang pakiramdam ng kanyang ina. Pero nagpasya daw muna silang manatili na lamang ang dating First Lady sa ospital hanggang matapos ang pag-inom niya ng niresetang gamot. Sinimula na rin ang paghuhukay sa isa pang bahagi ng Metro Manila subway mula North EDSA papuntang Tandang Sora. Pabibilisin ito ang mga biyahe pag natapos sa 2029. Pero sa ngayon, pinababagal daw ang proyekto ng issue sa right-of-way. Nakatutok si Maki Pulido. Sa North EDSA Station ng Metro Manila Subway, nasimulan na ang magiging concourse na magiging pwesto ng mga bilihan ng ticket o ng mga tindahan. Dito ang seremonya para sa turn-on ng dalawang tunnel boring machines na nagsimulang maghukay ngayong araw mula sa North EDSA hanggang Tandang Sora Station. 1.7 kilometers yan na inaasahang matapos sa loob ng isang taon. Noong nakaraang taon, nagsimula ng maghukay mula Valenzuela Station patungong Quirino Station. Sabay dalawa. Because the subway has two tracks, one train going northbound, the other train going southbound. Habang umuusad ang tunnel boring machine, tinatapalan na ng mga kung tawagin ay rings ang nabutas na lupa para tumatag ito. Pagkatapos niyan, matapalan, papatagin mo na yung baba. Lalagyan mo na ng balas or sleepers, di ba? Lalagyan mo na ng papatungan ng mga riles. Nasa 11% pa lang ang construction progress ng Metro Manila Subway na target sanang maging operational sa 2029. Ang nagpapabagal sa konstruksyon ay issue ng right-of-way na daraanan ng 33 kilometers na subway project. Di lang mga private property, meron ding istruktura ng gobyerno tulad ng isang gusali ng Department of Education na itinuturing na heritage site. Right-of-way acquisition in Metro Manila is an inch-per-inch struggle. Sa lalim na 30 meters ang hinuhukay na subway, pero pagtitiyak ng DOTR, ligtas ang mga istruktura sa ibabaw. Yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga bahay will continue to be safe, no? During the construction and during the operation of the subway. We're using Japanese technology. Subok na yan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Tatlong pirma na lang ang kulang para mabawi ang pagpapa-aresto ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ang Interpol pwede nang mag-issue ng red notice laban sa kanya matapos ipa-unseal ng hukom sa Amerika ang arrest warrant para sa mga kaso niya roon. At nakatutok si Mav Gonzalez. Apat na miyembro na ng Senate Committee on Women and Children ang pumirma para bawiin ang pagpapa-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kailangan ng pirma ng walong miyembro ng komite para baligtarin ang desisyon ni Committee Chair Senador Risa Hontiveros na i-cite in contempt si Quiboloy dahil sa patuloy na pang-i-snap sa investigasyon ng Senado sa mga umani pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa ngayon, pumirma na si Senador Robin Padilla, Amy Marcos, Cynthia Villar at Bongo. Andiyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon kung ano ang ilabas ng
ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Parang hindi naman siya sa yung mukhang gagawa ng gano'n. Kilala ko siya personally and nakakaya naman na ako ay pahuhuli ko siya. Diyos ko, may, you don't do that to a friend. Gusto natin bigyan siya ng pagkakataon. Lima na dapat ang nakalap na pirma ni Padilla, kundi lang umatras si Senator JV Ejercito. Sabi ni Ejercito, binawi niya ang pirma matapos daw reviewin maigi ang pahayag ng mga witness sa pagdinig. Ayon kay Padilla na unang tumutol sa contempt order, tinatawagan niya ang iba pang miyembro ng komite para pumirma sa reversal para rito. Sa ngayon, may lima pang senador na pwedeng pumirma. Yan ay sina Senador Nancy Binay, Pia Cayetano, Mark Villar, Loren Legarda at Joel Villanueva. Tumanggi namang pumirma simulat sa poll sina Senador Grace Poe at Rafi Tulfo. Tingin naman ni Padilla, hindi napipirma si Senate Minority Leader Coco Pimentel lalo't naroon ito nang maghain ng mosyon na contempt si Ontiveros. Habang nangangalap pa ng pirma si Padilla, hindi raw muna aaksyonan ni Senate President Migs Zubiri ang pag-issue ng arrest order laban kay Kibuloy. Nag-usap kami kahapon, sabi niya, he will try to raise the signatures, meron daw siyang 7 days, so let's respect that. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag sa issue si Ontiveros. Samantala, inutos ng isang judge sa California sa Amerika ang pag-unseal ng warrant of arrest laban kay Kibuloy at sa mga kapwa niya akusado. Dahil dito, pwede nang isyuhan ng red notice ng Interpol si Kibuloy na wanted sa Amerika para sa mga kasong sex trafficking, fraud, cash smuggling at iba pa. Ayon sa US-based lawyer na si Attorney Lara Gregory, maaaring ito na ang unang hakbang sa extradition kay Kibuloy ng US Department of Justice. Kinukuha pa namin ang panig ni Kibuloy. Ang kanyang mga taga-suporta, nasa Liwasang Bonifacio para sa isang prayer rally. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Happy Thursday, chikahan mga kapuso! Just like the stars, sparkling brighter ang kapuso personalities and executives na binigyan ng bituin sa Eastwood City Walk of Fame. Ang mga pinarangalan dahil sa kanilang contribution sa industry. Kilalanin sa Chika ni Katatibayan. 20 personalidad ang ginawaran ng bituin sa 18th edition Eastwood Walk of Fame. Ang mga pinarangalan sa GMA, pinangunahan ni GMA Network Incorporated Chairman Attorney Felipe L. Gozon dahil sa kanyang natatanging kontribusyon sa industriya. Ako'y tuwan-tuwa dahil finally, kung ano yung pinag-uusapan namin ni Kuya James noong araw, ako rin pala makakasali. Maraming salamat. Present at full support din ng GMA executives sa pangunan ni na GMA Network President and CEO Gilberto Duafi Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Ginawaran din ng stars na Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalist at Sparkle Star Michelle D. Abot kamay na pangarap star Richard Yap, Pulang Araw star Sanya Lopez at Sparkle GMA Artist Center consultant Mr. M. Johnny Manahan. May star din si GMA Integrated News reporter Lars Santiago at DZBB anchor Joel Reyes Zobel. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Present din ang iba pang kapuso stars, gaya ni na kapuso primetime King Ding Dong Dantes at Asia's multimedia star Alden Richards. Katatibayan, updated sa showbiz. Happy next! Susunod! Nagpanggap na pulis sa Naga, kalabuso! Matapos tangkaing i-blackmail at nakawan pa ang kinatagpo niyang babae. Mga driver's license sa Maynila, kinumpis ka matapos mabistong pike. At tahan ng pinakamasaya, hindi na mapapanood simula bukas matapos opisyal na mamaalam sa ere. Tutukan lahat ng yan sa pagpapatuloy ng 24 Oras.
Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network, may 39 na job opening ang nangungunang media organization sa bansa, kabilang dyan ang Unit Head for Energy Management, Energy Management Engineer, Energy Management Technician, at Electromechanical Engineer. Pwede ring mag-apply para maging Network and Security Administrator. Video Graphics Artist under Creatives. Sa Sales and Marketing, merong Account Manager for Art Direction at Marketing Manager, Carrier Relations and Partnership. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. News Authority ng Filipino, mas malaki ang misyon natin na bigyang boses ang bawat isang Pilipino at siguruhin na ang balita ay tumatalakay sa lahat ng mga isyu ng lahat ng sektor ng lipunan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Ang storya para sa akin, hindi natatapos yan after ng ilan. Kailangan may tugon, dapat din merong solusyon. Yan ay patunay ng malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Magpakasal na tayo. Nasa road to forever na sila. But life took an unexpected turn. Kailangan mo nang tanggapin, anak. 2 taon na siyang wala. Pero hindi ko makakalimutan si Louie. Kaya pa bang magmahal? May gusto pa rin sa'yo si Aldwin. Nang taong nangakong di nabubuksan ang puso sa iba. Mahal kita, Danica. Mahal kita noon pa. Si Louie lang ang nasa isip ko. Hindi ko siya malilimutan. Miracle of Love premieres March 4, 9 a.m. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay magbigay ng balitang tama, napapanahon at nagagamit. There's only one true north. At ang GMA Integrated News ay ang true north pagdating sa balitaan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Nagsisilbi akong tulay sa mga kapo sa buhay at sa mga may sobra sa buhay. Ang public service, ito ang aking malaking misyon sa GMA Integrated News. Ang news authority ng Filipino. Gusto ko ng Abby Clotario delivers the emotions and rhythms with her newest album, Lambing, featuring her latest single, Laho. Out now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Brought to us by Alt-G Records. Ang malaking challenge para sa akin, ilabas yung iba't ibang angulo, pati syempre sa entertainment. Mas humana pa ng mga kwento na tatatak talaga sa mga Pilipino. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. I cover the House of Representatives. Ang mas malaking mission ko, ipakita sa mga tao na kahit yung mga panukalang batas at congressional hearings ay may impact sa buhay natin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Alam mo, Sans, inopen namin itong updated with Nelson Canlas. Nag-post kami sa Facebook. Ang pinost namin kung makakatsikahan mo si Sanya Lopez, ano ang itatanong mo sa kanya? At maraming nag-respond ha. Babasahin ko sa yung iba para masagot mo sila. Okay. From Micaela, kung kapapipiliin ka, career or love life? Micaela? Well, ready na ako sa love life. Pero kung nandito yung career pa, at kung yung love life na yun ay hindi pa binibigay. Micaela, Mano, dyan muna sa backseat ang love life. Love life. Kasi focus na focus it can sa wait. Ako na sasagot para sa kanya. Sinagot mo na. Oo, ako na ang sasagot para kay Sanya. Hindi muna siya magla-love life. At least yes. The first quarter ng 2024. Yes. Hindi kasi yun nga, kung natating man siya, edi, di ba po, dumating. Ito pa, sabi naman ni Joshua Estorico Conde, nasa kanya pa ba ang brilyante ng lupa sa upcoming Sangre? Yes. Yes po. Ayan ha. Joshua, alam mo na. Siyempre, lahat ng story ay may twist. No? So, abangan. Ito, kay Ryan Sim Lopez. Kapusta na si Akil? Si Akil? Sa bagong Sangre namin, hindi ko pa siya nakakasama.
So wala pa akong balita kung kamusta. Kasi sa of all the Sangres, ako pa lang po yung nagte-taping pa. Ah, baka, well, tignan natin. Last year. Oh, ito, galing naman kay Alisa Danel Sarmiento. Babalik ba si Asulan, Lira at Mira? Ano muling mabubuhay si Amihan? Sorry, excited lang much. Excited na akong makita yung family nyo ni Akil sa Encantadia. Oh. Maganda! Alam nyo, ito lang masasabi ko. Ang lahat ay magbabalik. Ay! Naku! Oo, wag nating spoil. Wag nating yun spoil. Lang. Yun basta, lang talaga yun masasabi lang. Ko. Lahat ay babalik. Wow! Yes. Parang Avengers pala to, nababalik muna lahat. Yes. Tignan natin. Ang hirap mag-comment. Mamaya mapagalitan tayo, di ba? Correct. Eto, meron namang mga personal na nagpadala ng questions, sa mga personal questions naman ito. From Akris Agustin Lazat. Ano ba to? May extra ka na, may extra ka ba? Pahiram muna. Ano bang extra yan? Marami yung extra. Baka naman extra. Chris ba, Chris, baka naman damit, o, di ba? Oo. Sabihin mo lang kung saan ipapadala. Papadala namin. Di ba? Bilis natin kausap, Tita. Oo. So, this 2024 para sa atin. Oo. Ay, ang dami, at lahat dami, mabibiyayaan. Yes. Oy, maganda yan, ha? 2024, diba? Lahat mabibiyayaan. Totoo yan? Yes. Oy, maganda yun, ha? Tatandaan ko yan parate. Opo. Lahat kasi tayo. Hindi naman pwedeng, di ba, ikaw lang yung nabibiyayaan. Dapat yes. Let's spread the blessing. Yes. Diba? Okay. And dapat spread rin natin kung ano yung knowledge natin para sa kanila din. Sabay-sabay tayo maging successful. Oh, naku. Ikalawa na ang sextortion sa pinaka-inireklamo sa Women's Helpline ng pulisya. Kabilang sa natulungan biktimang ninakawan pa ng cellphone, ang suspect nagpanggap na pulis. Nakatutok si June Venerasyon. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang pasukin ng mga pulis ang isang kwarto sa Naga City kung saan sana niya kakatagpuin ang isang babae. Nagsumbong ang babaeng 19 anyos matapos umano siyang takutin na ipapakalat ang kanilang maselang video kung hindi makikipagkita muli. Dito ka. Ang suspect, pataguraw na kinunan ang video at ninakaw pa raw ang cellphone ng biktima para makuha ang contact details sa mga malapit sa kanya. Tinakot pa yung babae na member daw siya ng police force sa Naga. Hindi naman talaga siya member ng PNP. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng suspect na nasa kustudiya ng pulisya. Nasampahan na siya ng reklamong grave coercion at paglabag sa Safe Space Act in relation to Anti-Cybercrime Prevention Act. Pwede siyang makulong ng 12 to 20 years. Sa record ng PNP Anti-Cybercrime Group, mga babaeng nasa edad 15 hanggang 26 years old ang karaniwang nabibiktima ng sextortion. Sa Aling Police Helpline page ng ACG, pangalawa ang sextortion sa mga pinakamaraming reklamong natatanggap kasunod ng cyber libel. Sa datos naman ng WCPC o Women and Children Protection Center ng PNP, rape ang pinakamaraming kaso noong 2023 na umabot sa mahigit 9,000. Karamihan sa mga biktima ay edad 1 to 17 years old na nasa mahigit 6,700. Doon sa ating 1 to 4 years old, usually ito ay yung mga guardian o yung mga pinagkakatiwalaan na pinag-iiwanan ng mga bata. Ang nakakalungkot pa nito kung minsan mga tatay nila ang suspect. Para sa mga kababaihan at kabataan na biktima ng krimen, bukas 24 oras ang WCPC para sa inyong sumbong. Tawag lang ho kayo sa amin at kami po ang pupunta sa inyo. Para sa GMA Integrated News, June Venerasyon, nakatutok 24 oras. Hindi lang mga barkong humarang, gumitgit at ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas ang na-monitor sa West Philippine Sea sa gitna ng pangaharas ng China. 6 na Chinese warship, Navy aircraft at higit sa 10 barko pa nila ang nasa paligid ayon sa AFP Western Command.
nakatutok si Joseph Moro. Takip silim noong March 4 Lunes habang papalapit ang resupply mission team sa may Sabina Shoal, namata ang paikot-ikot ang helicopter ng Chinese Navy. Inikutan nito ang BRP Sindangan at BRP Cabra na nag-escort sa dalawang resupply ship na unay sa May 1 at unay sa May 4. This helicopter are also those helicopters that we see in Bajo de Masinloc whenever we patrol that area. So we know for a fact that this is a PLA Navy helicopter. They made five passes over Unay sa May 4. On the fifth pass, they were closer than the usual and they hovered a little bit, siguro taking pictures or they're showing some interest in Unay sa May 4. Alas 6 ng umaga at nagtatangkang humarang itong China Coast Guard 21555. Yung mga ganyang klase ng barko ng China. Ito yung maliliksi, kaya ito yung pinapangharang nila doon sa ating mga barko, itong BRP Sindangan, para hindi makapasok doon sa Ayungin Shoal kung saan nandoon yung BRP Sierra Madre. Nang bumanggana ang China Coast Guard sa BRP Sindangan at pinagtulungan ng bombahin ng tubig ng dalawang China Coast Guard, ang unay sa May 4, isang hindi makilalang aircraft ang umiikot sa itaas. May na-monitor din na limang barko ng China Coast Guard, 12 Chinese militia vessel at 3 barko ng Chinese Navy at 3 warship ng China. Normally, we only see Chinese Coast Guard vessel during resupply mission. And the Chinese warship, they usually stay out of range, kumbaga. But yesterday, we were surprised to see 6 Chinese warships in the area. Bukod pa yan sa 6 na Chinese militia vessel na nakamonitor na nakapaligid lamang sa lugar, pati na ang 2 eroplano ng Chinese Navy. We were clearly outnumbered. Isang araw bago nangyari ang pangharas, nakita ang isang barko ng United States Navy pero walang ikinababahala ang AFP Western Command. That's the usual, freedom of navigation patrols. Ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, may freedom of navigation sa mga high seas ang kahit sinong bansa dahil walang pwedeng umangkin at pagmay-ari nito. Sabi naman ng spokesperson ng US Embassy na ang Amerika raw lilipad, maglalayag at mag-ooperate saan man pinapayagan ng international law. Mula rito sa Palawan, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kinumpirma na ng Tape Incorporated ang pagtatapos ng noontime show na tahanang pinakamasaya na napanood dito sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Ang masayang kantahang ito sa pagsisimula ng noontime show na tahanang pinakamasaya, napalitan ng lungkot na ayon sa netizens ay tila pamamaalam ng mga host nang huling umere ang kanilang live episode noong March 2, Sabado. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at pagpapalabas ng replayed episodes, kanina inanunsyo ng Tape Incorporated na ang programang Tahanang Pinakamasaya ay hindi na e-ere simula bukas March 8. Nagpasalamat ang Tape Incorporated sa GMA 7 para sa itinuturing nilang long and fruitful partnership. Nakatulong daw ang konsiderasyon at pangunawang ibinigay ng GMA 7 sa pinagdaanan ng kumpanya. Dagdag pa ng Tape Incorporated, sinubukan daw nilang isalba ang programa pero nagkasundo ang Tape at ang GMA na tapusin na ito. Sa pahayag naman ng Kapuso Network, dahil sa mga hindi maiiwasang pangyayari, nagdesisyon ang Tape Incorporated na itigil ang pag-ere ng Tahanang Pinakamasaya. Nagpasalamat ang GMA Network sa Tape Incorporated para sa napakahalagang ambag nito sa noontime programming sa nakalipas na mga dekada na tiyak na di malilimutan ng mga Pilipino sa darating na mga panahon. Mananatili ang pasasalamat ng GMA 7 sa Tape Incorporated para sa partnership nito sa mga nakalipas na dekada. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At tutukan, nahuli kam na rambulan ng mga tricycle driver at security guards sa Zamboanga City. Ano kayang mitya? At ang pagkilala kay Sarah Geronimo sa Billboard Women in Music Awards na ikinaproud ng kanyang hobby na si Black Rider star Matteo Gudicelli. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng 24 oras.
ay yung ipaunawa sa mga nanonood bakit tumataas yung presyo. Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa tagarang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Abby Clotario delivers the emotions with her newest album, Lambing. Out now on iTunes, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Brought to us by Alt-G Records. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hanggat dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Misyon naming patuloy na maghatid ng tama at patas na balita na may pagmamalasakit sa kapwa, itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihi sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Canada, get ready for the biggest sparkle experience. Featuring today's brightest and sparkle's best. Sparkle World Tour 2024, Canada. April 5 in Calgary and April 7 in Toronto. See you there. Kinuha na niya yung bag niya, inalagay na niya yung mga bariya. Cash lang po, o yung mga bariya na inaiwan sa kakaha, almost 5K. Papalit po kami ng CCTV, which is yung may alarm na po. Kataon kasi na nakakabasa na kami ng mga establishment na narinilo na sa ban.
nagkaaral ng ex-sapit ng stance namin para POS. Bago po iyon, kakabili lang po namin. Plus po yung sales namin na 2 days na supposed to be, pambayad po namin. Yung kapuan po yun ay nasa 60,000. Meron na tayong person of interest na nagnangalang alias Totong. Binabalidin pa natin yung real identity. And to gather more information about him so that we can file a appropriate complaint against the suspect. Paalala po sa mga magulang, bantayang maigi ang mga anak at mga kinakaibigan nila online. Isang dalagita kasi ang nabiktima ng isang nagpanggap na estudyante pero 37 anyos na pala. Ang kahindik-hindik na pababastos at pananakot sa kanya, tinutukan ni John Consulta, exclusive. Nang magkita na ang complainant at target ng operasyon, kumilos na ang mga ahente ng NBI-NCR at agad inaresto ang 37 anyos na suspect na taga Bacoor, Cavite. Ayon sa NBI, tinarget ng suspect ang 17 anyos na biktimang taga Palawan nang makita niya ito sa isang dating app. Nang makuha ang loob, doon na niya ito hiningan ng mga sensitibong picture at video. Inikayat siya na padala ng nude photos and videos at nag-offer pa ng 100 pesos, 500 pesos per photo and video. Eh, ang victim naman natin eh, sa inaakala na boyfriend na nga niya itong kachat niya, nagpapadala naman. Di pa raw nakontento ang suspect at puwersahan ng hinihingan ng mga dagdag na masaselang videos ang minor de edad na biktima. Pinilit din daw niyang bumiyahe pa Maynila ang biktima. Ang sinasabi nito ni alias Charles ay pumunta ka rito at magsama tayo. Sumama ka sa akin, mag-check-in tayo. May kasama ng pananakot, ikakalat sa social media nitong lalaki at padadala sa school niya, sa family niya, yung bata naman ay natakot. Di na itinanggi ng suspect ang reklamo sa kanya. Gusto ko rin sana siyang talagang lumabas ng Maynila. Dahil na gusto ko nga po siyang makasama. Dahil po sa bugso na rin siguro ng damdamin. Humingi ako ng tawad sa nagawa ko, nasabi ko, na hindi ko sinabi na totoo na meron din akong asawa. Galit na galit naman ang magulang ng biktima. Gagawa ko paraan ipaglaban ko talaga ang ginawa niya sa anak ko. Kababuyan niya. Pakulong ko talaga siya, sir. Sasampa natin siya ng kasong Anti-Photo and Video Voyeurism Act in relation to Republic Act 10175 dahil gumamit siya ng sa cyber dito at isa pa, consented abduction in relation to RA 7610. Minor itong biniktima niya at gumamit siya ng gadget. So we're looking at 12 years pataas. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kasunod ng utos ng Pangulo na busisiin kung paano umanong naibenta ng palugi ng NFA ang mga bigas sa ilang pinaburang trader, nag-iimbestiga na rin ang isang komite sa Kamara. Paliwanag ng isa sa 100 nasuspindi dahil sa issue, sumunod sila sa patakarang dati na raw ginagawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. So we have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as... Pinasusuri na ng Pangulo ang mga pamamaraan sa National Food Authority kasunod ng suspensyon ng higit 100 mga opisyal nito na sangkot umano sa patalong pagbebenta ng mga bigas nito sa mga pinaburang trader.
Gustong busisiin ng Pangulo kung paano ito ginawa nang walang board approval at pakikipag-ugnayan sa Agriculture Department at sa Gabinete. Sa Kamara naman, nagsimula ng motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food. December, ikot ng ikot ang House leadership, naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom. Napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon, umabot sa 6 senta. Meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang? You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus. Ayon sa House Committee on Agriculture and Food, may mga dokumentong nagpapakita na sa halip na 75,000 na bags ng bigas, maaaring 150,000 na bags ang binenta ng NFA. Mahigit 107 million pesos ang lugi ng gobyerno sa taya ng samahang industriya ng agrikultura dahil ibinenta ito ng 25 pesos per kilo imbes na 39 pesos per kilo para mabawi ang gastos. Sabi na naghain ng reklamo, hindi raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. Paglabag umano ito sa Government Procurement Reform Act ayon sa isang Deputy Majority Leader. Pero sabi ng Commission on Audit o COA, hindi na ito sakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil hindi ito procurement kung hindi disposal. Sabi rin ng suspendidong administrator ng NFA, hindi kailangan dumaan sa bidding ang pagbebenta batay sa COA Circular 1989-296. Kaya hindi rin nagpapabid ang mga sinundan niyang administrator. Ang patakaran umano, kailangan ibenta ang bigas na nagsisilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para masigurong ligtas pang kainin. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously managed. Gayunman, pinuna pa rin sa pagdinig kung bakit binenta ito sa 2 private trader imbis na ialok sa mga government agency na kailangan ng bigas tulad ng Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology at Social Welfare Department. So from 1,250 naging po 2,250 per sacks of rice. Minimal. Sabi ng isang trader na nakabili, siniguro nilang maayos ang transaksyon. I believe everything is done in due process. Pero hindi pa nila kinukuha ang biniling bigas sa NFA warehouse. Pag-aaralan ng NFA Council kung maaaring isoli ang pera sa mga nakabili ng bigas sa NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, personal na inihain ang Ombudsman ng Sampina sa opisina ng National Food Authority o NFA para hingin ang listahan ng ilan nitong bodega. Partikular na hinihingi ang pinanggalingan umano ng mga bigas na ibinenta ng palugi sa ilang pinaburang trader. Kabilang sa iniimbestigahan ng mga warehouse sa Zamboanga, Jolo, Nueva Ecija, Cebu, Bohol at Antique. Bahagi raw ito ng investigasyon sa 139 na NFA officials kabilang ang mismong administrator na si Rodrigo Bioko. Humarap kay Ombudsman Samuel Martin as ang bagong officer in charge ng NFA na si Piolito Santos. May mga naibigay na raw na ilang listahan pero may iba pang ihahabol bukas. Napakahalaga sa amin dahil gusto namin malaman ang katotohanan. We're only after the truth. Para malaman ng taong bayan anong katotohanan, anong nangyayari. Bukod sa edukasyon, tulong pinansyal din ang layong ibigay ng DSWD sa programa nitong magtuturo sa mga bata na magbasa. Pero hindi lang ang mga estudyante ang makatatanggap ng tulong, kundi pati ang mga kinuhang tutor nila. Nakatutok si Marie Zumali. One morning at breakfast, she knocked over a glass of juice just like that. Tuwang-tuwa ang 6 na taong gulang na si Erwin na magpakitang gilas sa amin. Dati raw kasi, hirap siyang magbasa at umintindi ng binabasa. Isa siya sa mahigit 60,000 elementary student na si Nanay sa Taraba sa program ng DSWD. Natuto akong magbasa, mag-trace at magsulat. Marami po ang naitulong sa akin ng
Tarabasa. Para mainganyo ang mga magulang na ipa-tutor ang anak, meron silang ayudang 4,700 pesos. Nung ako ang nagtuturo talagang paubusan ng pasensya. Pero that time nung na-encounter namin yung ganong programa, talaga namang malaki po ang neto. Pero hindi lang sila ang tinutulungan, kundi mga nasa kolehiyo na hirap ding tustusan ang pag-aaral na kinukuha ng DSWD para maging tutor. 11,400 pesos ang sahod sa 20 araw nilang pag-tutor. Malaking tulong din po ito sa aming mga college student, lalo na marami pong gastusin. Sobrang saya ko po kasi yung bata is natuto po sa akin at naging effective ako sa kanya. Hindi na lang ito basta-basta pagbibigay ng ayuda. Kailangan daw targeted o pinili ang mga pinakahirap magbasa. Measurable o makikita sa assessment ang paghusay ng mga bata. At conditional o may kapalit bago makatanggap ng ayuda. Wala na pong pila-pila lang, may ayuda ka, hindi po. May kondisyon yung magulang na nakatanggap ng ayuda ay nagpa-tutor ng anak. At may kondisyon yung tumanggap na college student ng educational assistance na sila'y nagturo kaya sila nakatanggap ng cash forward. Halos 260 million pesos ang pondo para sa programa na sinimula noong August 2023. Bukas, magkakaroon ng national kick-off ceremony sa Cebu. Magkakaroon din ng memorandum of agreement signing sa iba pang lugar. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Tila nabot na ni Filipino pop star Sara Jeronimo ang mga tala. Si Sara kasi ang first ever homegrown Filipino artist na pinarangalan ng Global Force Award sa Billboard Women in Music Awards. Stunning in her pink long gown si Sara nang rumampa sa red carpet sa LA, California. Sa interview ng Billboard, sinabi ni Sara na big responsibility ang maging recipient ng award. Binati din ni Sara ang kanyang ina at tinawag siyang My Hero. Nagpasalamat din sa isang tweet si Sara na alay ang pagkilala sa mga mahuhusay na Filipino artist. Proud hobby naman ang Black Rider star at unang hated host na si Mateo Guticelli na kasama niya rin all the way sa LA. Isa naman sa presenter ang may dugong Pinoy na si Sawiri. Abangan! Ang muling pag-apak sa buwan matapos ang mahigit kalahating siglo. Ano kaya ang misyon, Kuya Kim? Ano na? At ang nabistong mga pinepeking dokumento sa Maynila kabilang ang mga driver's license. Walang patid ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Bilang inyong Kapuso Action Man, tiniti ako na na-i-deliver na GMA Integrated News yung tulong at yung resolusyon sa bawat problemang inilalapit sa amin. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Importante na maging balanse ka sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang sinisikap na abutin yung otoridad, biktima, kundi maging mga suspect nang sa gayon, meron kang makatotohan ng pagbabalita. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mag-audition na for The Clash, Tanghala ng Kampiyon, and The Voice Kids. Open to all solo singers 7 years old and above. March 2 and 23 sa GMA Network Studios at March 9 sa Cebu City. For more details, follow Sparkle Auditions official accounts. Si-simplify natin yung mga komplikado ng mga issue. For example, yung West Philippine Sea, yung PUV Modernization Program para mas maintindihan at maunawaan kung paano yung magiging epekto nito sa publiko. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Papasok tayo kapag bumabagyo, susulong tayo kung saan may sunog, papasok tayo kahit may epidemya, may pandemya. Yan ang pagganap sa ating tungkulin. Hindi natin tinatalikuran yun. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Looking for a place to satisfy all your Kapuso cravings? GMANetwork.com/entertainment has you covered, mga Kapuso. Get the latest showbiz and celebrity news, teleserye updates, Kapuso profiles, and online exclusive videos. Go to www.gmanetwork.com/entertainment to get your daily dose of Kapuso updates. Hindi lang ako reporter, ako ay isang storyteller. Hindi sapat na nakuha ko ng tama yung impormasyon. Gusto ko maikwento ito ng malinaw at naiintindihan ng lahat. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino.
kung biktima is, siyempre, mga tarungan dyan, sir, wala mami ko, ana, labot, ana, mag-deliver lang eh. Not knowing kung unsa na inyong hangi pang orders, siguro, kapalagot na ang ginauna, muna na ang himo dito nila. Deliver ako na pa sila, araw-araw, daily na, pa-reassign ko na yung mag-municipality naman. Nahulikam ang rambulan ng mga gwardiya at tricycle driver sa labas ng isang mall sa Zamboanga City. Kita sa video habang inaawat ang dalawang nagsusuntukang lalaki, may iba pang nanggulo at nanakot ng mga tao gamit ang bolo. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang gulo dahil sa pagparada umano ng mga tricycle sa labas ng mall. Sinubukan po ng GMA Regional TV 1 Mindanao na makuha ang panig ng mall at ng mga dawit na gwardiya pero hindi pa sila nagbigay ng pahayag. Pupulungin naman ng City Administrator's Office ang mga leader ng Tricycle Association sa lungsod para hindi na maulit ang gulo. Hinahanap naman ng pulisya ang ibang sangkot para mapatawan ng karampatang parusa. Hindi na kailangang bumiyahe pa Japan para maghanap ng mga punong hitik sa bulaklak tulad po ng cherry blossoms. Singganda rin yan ang ilang may pagmamalaking puno sa Pilipinas na namumukadkad na sa ganito pong panahon. Alamin kung saan sa pagtutok ni Salima Refran. Konnichiwa, cherry blossoms, check! Japan feels, check na check! Para mo witness ang patok na mala cherry blossoms experience na yan, hindi mo na kailangan pang lumipad abroad dahil meron din yang Pinoy version. From Japan, welcome to Cagayan! Presenting ang mala cherry blossom trees sa National Highway sa bayan ng Alcala. Picture perfect ang mga ito, lalo ngayong panahon ng kanilang pamumulaklak. Yan ang salinggogon trees na itinanim mismo ng Alcala LGU. Tuluyan itong yumabong na hanggang 140 feet na may kapansing-pansing pink na mga bulaklak. You want more? O ito, Japan Feels Pinoy Edition. Japan? Na-a-a! Cause this is Kalinga. Angat ang ganda ng mga puno ng Madre de Cacao o Cacawate tree na yan sa Barangay Pulo sa Tabuk City. Kung nasa bucket list mo makapunta sa Japan, pero nasa iyong tipidity era, edi tara muna rito sa ilang Japan-inspired pasyalan na matatagpuan here in the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, Ikatutok, 24 oras.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ngayong gabi, saan ang punta? To the moon. Matapos kasi magit 50 years muling narating ng Amerika ang buwan. Ang Pilipinas kaya kailan? Isa na namang giant leap sa pag-aaral sa buwan ang ginawa ng Estados Unidos kamakailan. Matapos kasi ang mahigit kalahating siglo, ang US muling nakarating sa buwan. Ito yung mag-touchdown o lumapag sa lunar surface ang uncrewed six-legged robot lander, ang Odysseus. Ang Odysseus na ginawa at nilaunch ng Texas-based company na Intuitive Machines, ang pinakaunang commercial spacecraft na matagumpay na nakarating sa buwan. They want to prove that private companies are capable of doing it on a smaller budget. If it is via these private companies, then mas marami yung mission na mapapadala. Mas madali din yung science that we can do in the moon. Lumapag ito sa South Pole ng buwan. They are trying to look for ice kasi merong ice na malapit sa South Pole ng moon. They want to check if gano'n siya karami. If may tubig, pwede siyang gawing raw material for fuel that can launch rockets in the future. Pwede kasing gawing gateway yung moon in going to Mars. Kuya Kim, kailan ba unang narating ng tao ang buwan? Kuya Kim, ano na? Ang pinakaunang human-made object na nakarating sa buwan ay ang Luna 2 ng Soviet Union noong September 13, 1959. Ang first crewed mission naman na nag-touchdown sa buwan ay ang Apollo 11 noong July 20, 1969. Si Neil Armstrong ang pinakaunang tao na nakaapak sa buwan. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Maliban sa Soviet Union at US, tanging China, India at Japan pa lamang ang mga bansang matagumpay na nakarating sa buwan. E ang Pilipinas, may plano kayang magpadala ng mission sa buwan? Ngayon sa Pilipinas, wala pa. Although of course, we are not discounting na in the future is makakontribute tayo ng mission or payload possibly papunta sa buwan. Kaya din importante sa atin itong Intuitive Machines na milestone na to. It's one step closer to that platform na pwede tayong bumili tapos makakarating din tayo sa buwan. Kung sa Earth, meron lang tayong isang buwan na pinag-aaralan, alam niyo ba kung ilan ang meron sa planetang may pinakamaraming buwan? Ayon sa huling bilang, ang planetang Saturn ay meron lang namang 146 moons. Hindi pa kasama sa bilang ang nagagandahan nito mga rings. Mas marami pa ang buwan ng Saturn kaysa sa lahat ng iba pang planeta sa solar system na pinagsama-sama. Ang isa sa buwan ng Saturn, ang Titan, abay may sarili pang atmosphere. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang, hashtag Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at salit ko kayo, 24 oras. Sa harap ng kamera, tumatak sa marami ang husay sa pag-arte ni Jacqueline Jose. Pero sa likod, lalong tumatak sa mga kakilala ang kanyang pagmamahal at pagmamalasakit. Kaya may kurot sa puso ang buhos ng pagpupugay sa ika-apat na araw ng burol ng internationally awarded actress. Yan ang report ni Orby Carampel. Patuloy ang pagdating sa burol at pagbuhos ng pakikiramay para sa yumaong batikang aktres na si Jacqueline Jose. Dumalaw kanina sa burol sina star for all seasons Vilma Santos Recto, FDCP Chairman Tirso Cruz III, Boots Anson Rodrigo, Lito Pimentel, Maricel Soriano at Max Collins. Hindi mo nga matatawaran like yung a talent like her doesn't come every day. Yun yung tinatawag namin na gift. Yes, it's a gift. Si Jane or si Jacqueline Jose, gift siya ni Lord sa industry. Yes. And we're all very very proud of her. Kaya she's a big big loss, yes, sa industry. Lastly, salute Jane. Dumating naman kagabi ang mga veteranong aktor na sina Bembol Rocco at John Arcilla. Personal na nakiramay si Senator Robin Padilla sa pamilya ni Jacqueline na itinuturing daw niyang matalik na kaibigan. Si Asia's multimedia star Alden Richards, in shock pa rin daw sa pagpanaw ng kanyang tita Jane na nakasama niya sa ilang serye gaya ng Mundo Mo'y Akin, Ilustrado at The World Between Us. It was very heartbreaking. Felt like I lost a mom. Ang sakit-sakit, sobra. She's family. She calls me every now and then. She congratulates me with projects kahit hindi ko siya kasama. She scolds me kapag meron akong hindi magandang performance. Si Sid Lucero na kapatid ng anak ni Jacqueline na si Andy Eigenman, ikalawang inaraw ang turing sa yumaong aktres. Sa kanyang post sa Instagram, suot ni Sid sa unang gabi ng burol ang Cannes Film Festival shirt na bigay ng kanyang tita Jane. My very first movie was with her.
My very first acting lesson was with her. She was there when my dad was taking care of me nung tinuli ako. Tita Jane is not just Tita Jane. She's one of my other moms. Andy's strong. She's back. She's got all the support from everybody. Inalala rin ng ilan pang Kapuso stars ang kanilang memories with Tita Jane. Ang dami niyang mga ad-lib na talagang hindi ko napigilang tumawa. Tapos hindi na lang na-cut kasi ang ganda nung pagkakabato ni Miss Jacqueline. Ang dami po niya mga advice sa akin, mga tips sa akin para magtagal sa industriyang to. Ngayong gabi magkakaroon ng tribute program ang talent management ni Jacqueline na PPL Entertainment Incorporated para sa aktres. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, Nakatutok, 24 oras. Up next, Marian Rivera nag-share ng life lessons mula sa kanyang lola na magdiriwang ng 95th birthday sa Sabado. At may update din sa pagbabalik primetime. Non-stop ang pagtutok dito lang sa 24 oras. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron niyang aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Commitment, integrity, malasakit. Gagawin natin ang lahat na humanly possible para lang maihatid ang mga balitang kailangang malaman ng taong bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. With the GMA mobile app, you can enter and explore the whole digital Kapuso universe. Enjoy the lifestyle section and stay updated with all the latest trends in fashion, travel, food, health, and beauty. Keep in tune with the latest releases and artists to watch in our new music section. And never miss out on all the excitement and catch full episodes of your favorite Kapuso programs. Now with a global bookmark feature that allows you to create a list for later viewing. All this and more from your best source of news and entertainment. Download the GMA Network mobile app now. Mas malaking mission ko yung ihatid yung tamang balita. Pag sinasabi nilang showbiz, chismis. Excuse me, ang hinahatid namin totoong balita based on facts, pack na pack. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Trabaho natin bilang mga mamamahaya, dapat nating tingnan ang mga polisiya ng gobyerno, ano mga magiging epekto nito para maparating sa taong bayan, para sila'y makapagbuo ng opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Stay updated with Nelson Canlas. Nabusted ka na ba? No. Oh, ako with confidence, ha? The online source for anything showbiz. Teka muna, Ray, ha? Meron akong sorpresa sa'yo. Hello? Oh, ay! The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung okay. Ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful. Updated with Nelson Canlas. Bukod sa Mega Manila, nasa 69 na probinsya at 16 na highly urbanized city sa buong bansa, ang GMA Integrated News. May mahigit 60 news teams, 12 regional TV stations, lampas 60 news stringers sa loob at labas ng bansa, at lumalaki pang bilang ng online writers at reporters. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Keep up with non-stop in-court action with GMA Sports. Catch the latest sports news here and around the globe. Be thrilled with conversations about the finest athletes and sports personalities. This is it, yes! Edmamu!
Carlos Gay with a 1-2 is now down to just 6. And never miss a beat on the latest hardcore drama. We'll bring you stories behind each point and... Kalaboso ang limang nag-aalok umano ng mga peking government document na magagamit daw sa pang-i-scam. Kuhang-kuha na raw nito ang orihinal at kakailanganin ng espesyal na gamit para ito'y matukoy na peke. Nakatutok si Mark Salazar. Na master na ng husto sa Recto, Maynila ang paggaya ng mga government documents. Tingnan nyo naman itong mga fake driver's license na nakumpiska kanina sa pinagsanib na operasyon ng LTO, PNP at DILG. Kung nasa kamay na ng motorista itong mga fake driver's license, wala nang paraang tukuying peke ito. Maliban na lang kung may mga device ka na LTO lang naman ang meron. May chinecheck ako ng mga security feature na higher ano lang yung nakakaalam. Then, be-verify ko. Pag hindi ko nakita yun, sabihin fake na po ito. Nabi-verify natin dito, true serial number. Okay. So lumalabas po dun sa system namin, invalid serial number. So wala po siya sa system namin. So curious yan. Mga hindi expert, hindi ma-determine kung peke or totoo, nagagamit siya sa crime. Pati sa mga, for example na lang, sa SIM card. Pag nag-i-register sa SIM card, di ba valid ID ang hinihingi po ng mga telecom companies natin, enough na po itong fake IDs na to. Pati mga rehistro at ORCR walang pinag-iba sa totoo. Nagagamit na siya sa mga iba't ibang mga scams. Ang mga victims usually yung mga ano natin, yung mga normal nating kababayan na wala naman silang capability na i-verify yung authenticity ng mga documents. Wala rin pinag-iba sa tunay ang fake land titles na ito kung sa itsura at salat din lang ng papel ang basihan. Nakuha mga peking titulo kasama ang mga pineke ring manager's check. Tila gagamitin daw ito sa scam sa bentahan ng lupa. 5 suspect ang nadampot dahil sila ang nag-alok ng peking dokumento sa entrapment operation. Matagal nang kilala ang Recto sa peking dokumento kaya marahil ang tanong mo rin, bakit hindi sila masawata? Based on our intelligence and investigation, meron sila minsan mga hard drive din na sinasaksak lang nila. Then tsaka lang nila yung sasalpak yung pangalan pati picture nung nagpapagawa. Pagtapos lang gawin, pu-pull out lang nila kaya wala ka na makikita. Malamang daw natutuntunin din ng pulisya ang mga pangalang nasa mga peking dokumento para panagutin din sila sa batas. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Winasak ng mga nakikilos protesta ang pinto ng Presidential Palace ng Bansang Mexico. Gamit ang isang sasakyan, paulit-ulit na inatrasan ang pinto hanggang bumukas at tuloy ang nasira. Nangyari yan sa gitna ng daily news conference ni Mexican President Manuel López Obrador. Agad na responde ang mga pulis at gumamit ng tear gas para mataboy ang grupo. Ayon sa mga realista, paraan nila ito para ipanawagan ng hustisya para sa mahigit 40 estudyante na wala noong 2014. Ang sagot ng kanilang pangulo, pang-udyok pero hindi raw papatol ang palasyo. Siniguro rin niyang tuloy ang investigasyon sa pagkawala ng mga estudyante. Nanaig si dating US President Donald Trump sa nominasyon ng Republican Party para sa general election sa Nobyembre. Nakakuha ng pinakamaraming boto si Trump bilang presidential candidate ng partido sa 14 sa 15 estado sa Amerika. Kasaba niyan, umatras na si dating Southern Carolina Governor Nikki Haley sa karera, ang nag-iisang kumalaban kay Trump sa Republican nominations. Dahil sa resulta ng primaries, inaasahan ang rematch nila Trump at US President Joe Biden sa US general elections sa Nobyembre. Muli po tayong mamamasyal ng hindi lalagpas ng 24 oras. Kaya ba yan sa 3rd most livable city sa mundo? Ang mga pwedeng dayuhin at tikman sa Melbourne, Australia sa pagtutok ni Ian Cruz.
Maunlad at progresibo, kaya di raw nakapagtataka na marami nagtatrabaho at tumitira sa Melbourne, Australia. At damang-dama ko yan sa isang bahagi ng lungsod. Ito ang Flinders Station dito sa Melbourne at sabi nila, hindi kompleto ang iyong Melbourne experience kung hindi ka dumadaan dito. Kabilang sa nakatira sa Melbourne ang may mga dugong Pinoy. Halos kalahati ng Filipino community sa buong Australia, ayon sa aming guide mula sa gobyerno ng Australia, na siyang nag-imbita sa aming mga journalist dito bago ang ASEAN-Australia Special Summit sa susunod na linggo. Sa kabila ng dami ng mga tao, nakamamangha ang mga open space sa Melbourne, kung saan kahati ng mga tao ang mga hayop sa pag-i-enjoy sa kalikasan. Pinuntahan din namin ang Yarra River na sa linis ay literal na sumasalamin sa matatayog nilang gusali. Kabi-kabila ang street arts dito na gawa ng mga artist ng lungsod. Maunlad pero di binubura ang kultura ng mga indigenous o mga katutubo na naunang tumira sa Australia. Ang isang ito na nakilala namin sa pag-iikot, ipinagmamalaki ang may mahigit 300 language group sa buong Australia. At ipinatikim ang ilang pagkaing katutubo. Nasundan pa yan ang resto na nagbida naman ng kanilang adobo de pollo o adobong manok. Sabi ng chef, ito daw yung Victorian adobo nila dito. So, compared din sa atin sa Pilipinas na maraming sauce, ito naman parang grilled siya. Tignan natin. Masarap. Ang pagmamahal nila sa pagkain, damang-dama sa dinarayong laneways kung saan tabi-tabi ang mga kainan na tindahan, kabilang ang isang tanyag na tindahan ng tsokolate. As a Melbourneian, we spent all of our time in our beautiful laneways, eating, drinking, catching up with friends and family. Let's go on. Sa loob naman ng 19th century na gusali, matatagpuan ang kanilang bilihan ng tsaa. Tampok na destinasyon sa suburb ng Melbourne, ang Loon Croissant Toure. Sinasabing pinakatanyag na croissant bakery sa Australia na dinarayo ng mga tourist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang halaga ng buhay at kalikasan nadama ko rin sa ACME na Museum of Screen Culture. Ang meditation experience akma-akma para mabawi ang lakas sa iyong pamamasyal. Kahit marami kaming pinuntahan, mabilis lang ang pamamasyal dahil sa public transpo tulad ng tram. Ang maganda dito sa Melbourne, itong tram nila sa kanilang CBD, sa almost sa buong Melbourne CBD ay libre. Kaya marami talagang sumasakay dito at na-encourage yung iba na hindi na gumamit ng sasakyan. Mula rito sa Melbourne, Australia, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Nakisa ang GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ng Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines or FICTAP. Bahagi ito ng 25th anniversary ng FICTAP. Nagtipon-tipon dyan ang international at local providers, mga policymaker at cable operators sa buong Pilipinas para ihatid ang pinakabago sa connectivity at telecommunications technology. Nagkaroon ng GMA Hour event segment kung saan nagperform sina Black Rider stars Yati Pressman, John Lucas at Xavier Ramos. Nangharana din si AOS singer at The Clash 2023 champion John Rex. Ang participation ng GMA Network sa 24th International Cable Congress and Exhibition ay bahagi ng layunin nitong maghatid ng makabuluhang balita at impormasyon at ng world-class entertainment sa lahat ng kapuso sa buong bansa. Target daw maipasa sa ikatlo't huling pagbasa ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 na amyenda sa economic provisions ng saligang batas bago mag-Semana Santa. Pero pangamba ng ilan, baka may maisingit na political provisions. Nakatutok si Tina Panganibang Pere. Kasunod ng pag-aproba sa committee level, isasalang na sa plenaryo ng Kamara sa Lunes ang Resolution of Both Houses o RBH 7 para sa economic cha-cha. Ang debate, planong tapusin agad sa Miyerkules pa lang. We'll finish second reading by Wednesday and by Monday the next week, yan yung ating third reading. Baka pamorningan na raw ang sesyon para magawa yan. So session will still start at 3 o'clock and we can finish until wee hours in the morning. We can make session earlier. Pero pangamba ng makabayan bloc sa ginagawang paghahabol, magsisingit pa ng iba pang economic amendments bukod sa sektor ng edukasyon, advertising at public utilities. Bukod dyan,
yung dagdagan na rin lang nila yan ng mga political provisions. Sabi ng mga pro-chacha, may ibang gusto ng iba pang economic amendments, pero ayaw nang magdagdag ng iba. Pero... the political amendments is very impossible. It is a political suicide if we continue na ipaglaban yung political na aspeto ng charter change. Kinopya lang ng Kamara ang malaking bahagi ng RBH 7 ito sa RBH 6 ng Senado na hindi pa naaaprubahan sa ngayon. Siyempre, the Senate would like to call itself a separate body. There is really no problem with that. Walang problema ang voting separately if Senate has adequate numbers. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Optimistic pa rin po ako dahil unang-una, the SP has already given his assurance to the President. Kung maaprubahan sa ikalawang pagbasa ang RBH 7 bago o pagsapit ng March 13, isasalang na ito sa ikatlo tuling pagbasa sa March 18. May hanggang March 20 ang Kamara para aprubahan ito bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa March 23. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Inaasikaso na po ng gobyerno ang pag-uwi sa Pilipinas ng mga labi ng dalawang Pilipinong nasawi sa missile attack ng rebelding Houthi. Sa gitna niyan, labis po ang pagdadalamhati ng kanilang mga naulila. At nakatutok si Rafi Tima. Sa pamamagitan ng OWA, nakausap ng mga membro ng media ang asawa ng isa sa mga nasawing tripulante at asawa ng seryosong nasaktan sa missile attack ng mga rebelding Houthi sa Yemen kahapon. Sa kahilingan ng parehong may bahay, hindi namin sila papangalanan at hindi ipapakita ang kanilang muka. Ayon sa may bahay ng isa sa mga nasawi, naikwentro ng kanyang asawa na dadaan sila sa isang delikadong lugar sa Yemen. Nung mga nakaraan pa, ano pong kwento? Nagsasabi mo siya na dadaan sila sa war zone, high risk area nga daw po. Siyempre po, natakot, kinakabahan kasi first time niya po yung ganung ano eh. Dati mga pera-perata lang, ngayon po talagang mga ano na eh, terorista na eh. Dalawang anak na 7 at 5 taong gulang ang iniwang anak ng nasawing tripulante. Sa kanyang pakikipag-usap kay OWA Administrator Arnel Ignacio, tila umaasa pa siyang sana nagkamali sa pag-identify ang mga otoridad at injured lang ang kanyang asawa. Pero sa kasawiang palad ayon sa OWA, kumpirmado na ang pagkamatay ng dalawang Pinoy na tripulante sa naturang pag-atake. Inaasikaso na ron nila na agad maiuwi ang mga biktima, katuwang ang DMW at DFA. Sa ganitong tragedy, sa loss of life at member, active member at ganitong trahedya nangyari, makakatulong agad tayo with 200,000 and 20,000 for the funeral. Ang may bahay ng isa sa mga sugatan, sa social media at sa manning agency lang daw nakikibalita. Kaya naman tila napanatag ang kanyang loob nang malaman mismo sa OWA ang kalagayan ng kanyang asawa. Hindi siya kasali doon. Hi, thank you, Lord. Oo naman, ano lang, nadala sa asylum center, dinala sa ospital yung asawa mo and ginagawa siya. Nangako naman ang OWA na bibigyan ng regular na update ang pamilya ng mga apektadong Pilipino sa ginawang pag-atake ng mga rebelde sa karagatan ng Yemen. Ang 10 iba pang Pilipinong tripulante na hindi nasaktan sa insidente, namimili na raw ng gamit at anumang araw, makababalik na sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Pinalagan ni Vice President Sara Duterte ang anyay mga black propaganda laban sa kanya. Ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil at isang warlord. Bukod sa mga dati ng isyong ibinato laban sa kanya o sa Department of Education kung saan siya ang kalihim, bilanggit niya rin ang ilang kumakalat na post pero peki naman tulad ng pabaon o ayuda sa mga mag-aaral, pati pag-uugnay sa kanya sa Davao Death Squad. Ang mga paniniray nagkukubli umano sa personal at politikal na interes para isuko anya ang kanyang sinumpaang tungkulin. Ulat panahon naman po tayo, maaliwalas ang panahon bukas sa halos buong bansa, maliban lang sa ilang lugar kung saan may tsansa ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan sa Cagayan, Isabela, Cordillera, Aurora, Quezon, Zambales at Bataan.
May malalakas na ulan sa ilang probinsya kaya maging handa po sa banta ng baha o landslide. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao pero posible pa rin ang localized thunderstorms lalo na po sa hapon o gabi. Ganyan din ang inaasahan sa Metro Manila kaya kahit maalinsangan ang panahon, mag-monitor pa rin ang advisories ng PAGASA at magdala po ng payong. Sa ngayon, may amihan pa rin pero nananatili ang mahina at sa extreme northern Luzon lang nakakaapekto. Ang patuloy namang magdadala ng mainit na panahon sa natitirang bahagi ng bansa ay ang easterlies na patuloy na umiihip sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Very regal si Kapusa Primetime Queen Marin Rivera sa unang pagsalang sa GMA Integrated News Interviews. Tiyan, nag-share pa ng life lessons mula sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday sa Sabado. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Beautiful inside and out. Sa first time na pag-upo ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera sa GMA Integrated News Interviews, hindi lang flawless beauty ang ipinamalas niya, kung hindi ang kamangha-mangha niyang maturity as a wife, mom, and career woman. Lahat daw ng ito, utang ni Yanyan sa kanyang Lola Francisca na magdiriwang ng 95th birthday this Saturday. Actually, sa lahat ng motto ko yata sa buhay, sa kanya nang galing. Uumpisahan ko yan sa parents. Palagi yung sinasabi sa akin na, way, way back, huwag ka magtatanim ng sama ng loob sa pamilya mo or sa mga magulang mo kasi you'll never be successful kapag may galit ka sa parents mo. Kung ano may nangyari sa mama mo at papa mo, i-let go mo yan. Bigay mo na lang sa taas yan. Number two, kahit anong mangyari sa'yo, huwag kang makakalimot sa mga taong tumulong sa'yo. And then, siguro lastly, as long as ginagawa mo ng tama ang mga bagay-bagay at wala kang tinatapakan, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya talagang pasasalamat ko kay nanay kung paano niya talaga ako pinalaki ng maayos. Naikwento dati ng kanyang ina na si Amalia sa isang interview na maaaring nagkaroon ng tampo ang anak, lalo na sa mga panahong OFW siya. Si nanay, habang lumalaki ako, yun ang hinuhubog niya sa akin eh. Nagtatrabaho yung mga magulang mo, nandito ka sa akin. Kaya siguro in time na dumating yung panahon na may isip ako, na sinabi ko na, Ma, it's about time. Hindi siya nagdalawang isip, umuwi talaga siya to be with me. So para sa akin, malaking bagay yun. Na ngayon masasabi ko talaga na super best friend kami na talagang anything under the sun na pag-uusapan naming dalawa. Itinuturing si Marian bilang isa sa pinakamaganda sa mundo ng showbiz. Pero ano nga ba ang maganda para kay Marian? Kapag bata ka, sabi mo, pag maganda, maputi, tisay. Pero habang tumatanda ka at marami kang na-experience at marami kang ginagawa para sa buhay mo, iba na ang definition mo ng maganda o beauty. Diba? Para sa akin, sa puntong ito, bilang nanay ako, may asawa at ito yung trabaho na ginagawa ko at alam ko anong priority ko. Beauty, kapag alam mong mahalin yung mga tao na wala kang hinging kapalit. Matapos ang success ng family drama na Rewind na pelikula nila ng asawang si Dingdong Dantes. Comedy naman ang pinagsasamahan nila sa Jose and Maria's Bonggambilia 2.0. At busy rin si Marian ngayon sa taping ng family drama series na My Guardian Alien. Gaganap siya dito bilang isang alien at ang child actor naman na si Rafael Landicio ang gaganap bilang kanyang anak. Magkasama silang dumalaw, nakibonding at nag-book reading sa ilang bata sa dalawang elementary schools kanina. Kasi talagang gusto ko ihatid yung kwento ni Catherine eh. Yung, eto na nga, My Guardian Alien. So gusto kong ihatid yan sa kanila na good news ito na pang sa inyo itong mga bata kasama ang pamilya nyo. Kasi ang ganda kasi may napupulot kang aral. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.